Isa ka ba sa mga naghintay kung may pasok ang estudyante mo? Nagulat ka rin ba kung bakit ang ibang lungsod ang sinuspindi lang ay ang mga klase sa preschool hanggang elementary? Ayon sa Executive Order No. 66, mga mayor ang dapat mag-aanunsyo ng suspensyon ng klase kung wala namang nakataas na typhoon warning signal. Dapat din, bago mag alas 4:30 ng madaling araw, na-anunsyo na ang kanselasyon ng klase sa mga pang-umaga, bago mag alas 11 ng umaga naman para sa mga panghapon. Kung sa tingin nyo, hindi sumusunod sa batas na ito ang alkalde nyo, pwede nyo silang sampahan ng reklamo. Sa mga taong bayan natin, kung tingin nyo tatamad-tamad yung inyong mayor, kalampagin nyo, hindi pwedeng ang tao wala rin ginagawa. Kung negligensya, that's a basis for an abusive case. Ang Quezon City, isa sa mga lungsod na ang unang class suspension order ay para lang sa preschool at elementary students. Base raw sa abiso ng pag-asa ang desisyon ng Quezon City government. Bandang alas 10 ng umaga, sinuspindi na ng QC ang afternoon classes sa lahat ng antas, tulad ng iba ring lungsod. Base rin daw ito sa orange rainfall alert ng pag-asa. The forecast of Pag-asa was saying that we will only see light to moderate rains in the next 1 or 2 hours at the time the suspension was given. So the more prudent way to do it was to actually suspend for children. The younger adults who belong in the high school department and college department, we believe that they can handle themselves properly. Nakipag-meeting na nga nung nakarang araw as na banggit natin na magiging maulan talaga itong habang dumadaan ang bagyo. And then sa weather forecast din natin na update naman ito na meron na tayong monsoon rains na inaasahan. Kaya bandang alas 11 ng umaga, inabutan namin sa may batasan ang mga high school student na ito na pauwi ng bahay sa kasagsagan ng ulan. Hindi naman po mga waterproof yung mga estudyante, nababasa din po kami. Madaling araw pa lang malakas na po yung ulan. Ayon sa administrator ng Quezon City, hirap ang mga local chief executive sa suspensyon ng klase dahil na rin sa pressure na ganito na umaabot hanggang social media. Kaya sana raw, ibalik na lang ulit sa Department of Education ang trabahong ito. We don't want our chief executives to look bad in public by not listening to the pressure or the sentiments of the students. But then again, we waste school time for children. Pasa na lang natin yung regional director ng DepEd NCR. Siya na lang mag-suspend, parang dati. Kinukunan namin ang pahayag ng DepEd ukol sa pahayag na ito ng Quezon City. Tricia Zafra, GMA News.